Hindi talaga po namimersonal yung ating Pangulong Bongbong Marcos sa pagkuha ng mga opisyal ng ating gobyerno. Bakit tayo, Mr. Maravillas? You can just imagine, yung anak po ni Randy David, yung columnist sa Inquirer na Dilawan, ginawa ni ng ating Pangulong Bongbong Marcos na undersecretary ng DENR. What? Ganon ba niya, Mr. Maravillas? Ganon. Ito yung balita ngayon, no? Published by Manila Bulletin. Ah, basahin ko sa inyo. Marcos names critic son as DENR undersecretary. Promotes Coast Guard officers. Kasi naman niya, Mr. Maravillas, yung mga Dilawan at Marcos administration, nagsanib po siya na. Diba niya, ito yung kinagagalit ng mga Dilawang DDS na vloggers. At saka ng mga ano, ng mga dating supporters ng ating Pangulong Bongbong na disgruntled dahil sa mga appointment, bumaliktad. Eh, malinaw po yung agenda ng ating Pangulong Bongbong. Pagkakaisa, kahit Dilawan pwede po sa kanyang gobyerno. Si Santa Mama nga, kung limbawa hindi na siguro bawal para sa kanya kasi 1 year na, i-recommend ninyo na maging, ano, maging member ng gabinete ng ating Pangulo, Bongbong Marcos. Posible ba niya yan, Mr. Maravillas? Bakit hindi? Kahit na doon sa pelikula ni Daryl Yap, na-mention doon si Mama Lenny. Sabi doon, mga kababayan, sa script, dinayaan niya ako. Tumawag kay Ate Amy Marcos, dinayaan niya ako sa eleksyon ni Lenny. Paraan niyang dinaya ako ni, ano, ni Lenny. Galit na galit yung mga Dilawang kakampeng. President Ferdinand Bongbong Marcos has appointed geologist Carlos Primo David, kita niyo, as Undersecretary of the Department of Environment and Natural Resources. He is the son of journalist sociologist and known Marcos critic Randy David and the late former Civil Service Commission Chair Karina Constantino David. Mga hardliner ito po. Plus na mga Dilawan. Pero yung anak hindi po pinersonal ng ating Pangulong Bongbong Marcos. Kahit until today, ayaw tigilan ng niyang ganyang tatay, mga kababayan, si President Bongbong Marcos. Pero anya, Mr. Maravillas, i-observe mo si Randy David sa mga susunod na column niya kung titirahin pa si Bongbong. Pag medyo anya, Mr. Maravillas, naglaylo, alams na. So sabi dito, mga kababayan, sa balita, Malacanang announced David's appointment on February 14, but his appointment paper showed that he was appointed to the post last December 28 pa. Last year pa pala, mga kababayan, nilabas lang the other day. According to the DNR website, David, a professor at the National Institute of Geological Sciences at the University of the Philippines, Diliman, is an undersecretary for Integrated Environmental Science. Talagang hindi namimersonal yung ating Pangulong Bongbong Marcos. Maganda talaga yung ugali ng ating Pangulo. Dapat unifying leader siya, mga kababayan. David's parents became prominent in the struggle against the dictatorship of the first Marcos administration. Sa bagay, mga kababayan, hindi lang siya eh. Si Enrile mismo na nag-birthday ng ika-99th birthday
full force po, pati si Imelda nandoon sa okasyon ng birthday ni Enrile, napatawad na nila. Matagal na nilang napatawad eh. Kahit nag-try door si Enrile noon, biglang buminaliktad po. Iniwan mga kababayan si Apulakay. O ngayon, pati si Irene Marcos nga nandun eh. Aimee Marcos, Irene Marcos, Bongbong Marcos, Imelda Marcos, nandun, full force yung family sa birthday celebration ni dating Senador Juan Ponce Enrile. So ganon din yung trato niya, mga kababayan. Tinitingnan lang yung credentials. Ano yung maitutulong sa ating bansa? His maternal grandfather was Renato Constantino, a well-known historian and author. The new DNR undersecretary is also the brother of broadcast journalist Cara David, UP Diliman's Journalism Department Chair. Yung reporter po na si Cara David. Ngayon, sa iba pang balita dito, meanwhile, President Marcos has also appointed several Philippine Coast Guard officials and promoted its spokesperson, Armando Balilo, to the rank of Rear Admiral. Yung iba pang mga officers, mga kababayan, na napromote, Joseph Coime, Vice Admiral, Ronnie Hill Gavan, Vice Admiral, Robert Patrimonio, Vice Admiral, Gregorio Adel Jr., Rear Admiral, Hostilo Arturo Cornelio, Rear Admiral, Eustacio Nimrod Enriquez Jr., Rear Admiral, Edgardo Hernando, Rear Admiral, Roger Sumera, Rear Admiral, and Nelson Torre, Rear Admiral. So, we honor these officers, mga kababayan, kasi sila ngayon ang nasa printera with the, you know, with the hot issue dito po sa, ano, sa West Philippine Sea. Italagang hindi po sila nagpapabaya sa kanilang trabaho kahit na, mga kababayan, outnumbered sila diyan sa West Philippine Sea. Pero hindi sila nagpapasindak, mga kababayan, sa harassment na ginagawa ng mga Chinese. Ayos. Ayan man lang po, mga kababayan. Short video lang tayo. Baka lang gusto ninyo po itong itry. Firmax Firming and Lifting Cream. Pinapahid po sa mga pulses in affected area. Mainam po sa paninigas ng mga kaso-kasuan. Ito naman po, Automax Radiant Serum. Sa mukha naman po yung application. Anti-aging siya. You will look 10 years younger than your age. Sa mga cancer patients naman po, baka lang gusto ninyo po itong itry. Nengsia Red Mix Fruit Drink. Di man po siya gamot. Food supplement siya. Kaya lang, gawa siya, mga kababayan, sa goji berry. Yung goji berry may ano, anti-cancer properties. Yung mga inquiries po ninyo, dumiritso na lang kayo sa aming messenger sa Facebook. Ako po si Dante Maravillas. Bye-bye po. God bless.